present. Isang magandang buhay po mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. At sa ngalan po ng mga pari, mga brothers, mga seminarista ng aming pong kongregasyon, ang Society of St. Paul sa Pilipinas at sa Macau, at gayon din po sa ngalan ng mga pari ng Archdiocese of Manila at lahat po ng bumubuo ng TV Maria, kayo po ay aming tinitipan na makiisa, makimisa ngayon pong 17th day of November 2019, at ito po ang 33rd Sunday of Ordinary Time. Malapit na po tayo magtapos ng atin pong liturgical calendar, and we are preparing, of course, for the coming of another season of Christmas. Binabati po natin ang atin pong mga regular na kasambuhay, lalo-lalo na po yung mga homebound, yung mga may sakit, yung mga cancer patients, no? Yung inyong pong mga pamilya, at gayon din po yung mga elderly, yung mga talagang biniyayaan ng Panginoon ng mahabang buhay, but at the same time, kailangan ding alagaan ng kanilang mga pamilya, mga lolo at mga lola, no? Binabati po namin kayo, and we pray for your intentions as you pray for us also, ha? At gayon din po, we would like to pray for all persons on duty, militar, police, doktor, mga health workers na nasa mga emergency rooms, at syempre po ang atin pong libo-libo na mga OFWs. Ito pong nakalipas na pilgrimage ko sa Holy Land, papasok na ako sa YouTube ng eroplano, binabati ako ng isang taga-Bahrain, no? Pilipino, umuwi dito, nagkita kami sa Oman, pero galing siya sa Bahrain. So lahat po ng OFWs, we would like to bless you and pray for you. Likewise, nice po nating ipanalangin ang atin pong mga mission partners, ang grupo po ni Brother Alex Fideris, dyan po sa Canada. Gayun din po ang ating mga long time na mga kasambuhay, si Leslie Masigan, si Tony at Lourdes Choa, si Ed at Norma Arrojado, si George at Noemi Villarus, at ang kanila pong Villarus and Villarus CPA office, dyan po sa may Ortigas. Si Didith at Joey Jacob, at si Mariel Diaz, at gayon din po si Irma at si Delio San Miguel ng kusina ni Kambal, and Corazon Ochoa and Rosita Kauyan dyan po sa Discovery Bay sa Hong Kong. Gayon din po binabati po natin si Alma Gonzalez at lahat po ng kanyang pamilya, and si Romel Salvador, Gemma Candela, May Asuncion Recio, Rachel Esteban, at si Leilani Palladio Himotea. Likewise, nais po nating ipanalangin at batiin ang ating pong mga bagong mga kaibigan sa pamagitan po ng mga pilgrimage groups na sinamahan natin sa Holy Land. Ang spell group, mga magkakapatid po, hindi magkakapatid, magkakaklase sa La Consolacion Caloocan. Nakasama po natin noong March 2019 at noong October 2018 naman ang mga Recoletos Jubilarians na sina Father Randy, Charlie, Joe Albs, at ang ating Merinol na pare
na nasa Taiwan si Father Joy. Yan po yung October 2018 na Journeys of Faith Holy Land group. Kasama din po dyan si Cora Cabral, si Geraldine Lee, si Grace Lara, si Mary Joyce Brillo, si Jimmy Olaso, at si Attorney Jane San Benaventura, si Nino Molina, si Willie at Arlina Onglao, si Marites ng Journeys of Faith, si Albert, si Anton Santos, at ang Auntie Juliet O'Reilly, si Mr. and Mrs. Benji Datok, no? Na palaging nagsesend sa atin ng messages, no? Si Chrissy Highland, Rosely C, Rosebel D, at William D. Ito po yung grupo dyan naman sa may Green Hills, no? Si Tantwico Group, si Dana, Kathleen, at Tal, mag-iina po ito. At si Iris at Val Rivero, mag-asawa, very active din po sa marriage encounter. Si Silbet, at syempre ang masigasig na nagpapareunion sa grupo, si Attorney Grace Pulido Tan at Nonoy Tan. Ang Recto Group and Friends, kasama po naman natin noong March 2019, si Brother Manny at Sister Lulu at ang kanilang mga kaibigan, no? Kasama na po dyan si Pearl at si Rafi Rodriguez. Gayon din po ang Walk Pilgrimage Group ng 2019 na pinangunahan ni Joey at gayon din ni Didith Jacob at si Jen Castillo at si Father Dante Venus ng SBD. Ang ating pong katatapos na pilgrimage ng October-November 2019, grupo po ni Lady Bird, ni Maricel, ni Gay, no? Ni Noel, ni Mercy, ni Tricia at ng kanilang lola, no? Si Father Divino Santos Rabang ng Ilocos Sur kasama po ang kanyang nanang Alejandrina at gayon din po ang mag-asawang Tom and Catherine Kane, no? At si Teresa Aboitis at si Mara, syempre. And then si Lita at Mario Aningalan. Ayun. Of course, we would like also to pray para po sa mga intention na natanggap po natin via Messenger and Facebook and YouTube. Si Maria Luisa Fulgencio Ledesma, panalangin po for the conversion of Mary Joyce, Matthew, and Freddy. Si Helen Di Matatak, birthday blessings para kay Allen Di Matatak. Si Patria Kunanan, ay nais niyang ipanalangin po natin ang good health and protection ng kanyang mga anak at mga apo at healing and forgiveness at gayon din po intentions para sa kanyang daughter na si Rochelle. Si Alma Cagayat Valdelon, ayan. Nais pong ipanalangin si Madam Mariam na nasa ICU po sa isang chronic hospital sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Ang ating kapatid na Edna Holito Salmingo ng Holy Family Marriage Encounter Group, nais niyang ipanalangin ang birthday po ni Hazel Javellano at prayers para sa mga ECE board examinees. Alam ko po, nagsipasa na itong mga ito, sina Michael Barroso at mga kasamahan. Si Maki Takanay, healing for Mariel Molina and gayon din po for the eternal repose of Auntie Felisa Takanay. Si A.G. Magaway, nais niyang ipanalangin ang successful na exam sa CPALE ng October, tapos na ito, pero alam ko po, we'd like to pray in thanksgiving sa lahat po ng mga estudyante na pumasa dyan po sa exam na yan. Si Vered Salvador is asking for prayers para po sa kanyang hipag na nagpapagamot ng liver. Oy, panalangin din po pala natin si Father Albert Bernal ng Society of St. Paul na kasalukuyang nagre-recover din po sa kanyang mga sakit. Si Pong Estrada Barroso, ang ating kaibigan, mula po sa Holy Family ME Community, nagpapasalamat po
para po sa kanyang anak na si Michael Barroso at mga kaibigan na nagtapos ng ECE Engineering Board Exam. Sabi nga niya, God is good all the time. No? Jackie Ann Balmetero Linaw, nais niya pong ipanalangin ang healing sa lahat ng may sakit, sa mga ospital o sa mga bahay man nila. Si Jackie po ay nagtatrabaho bilang nurse sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, at nagpapasalamat po siya sa lahat ng biyaya na kanyang tinatanggap. Si Pilar Porpayas Rosios, good morning, sabi niya. And nais niyang ipanalangin natin ang kanyang birthday intentions, no? Belated happy birthday, ha? Pilar Rosios. And nais niyang ipanalangin din po ang restoration ng relationship ng bawat household, bawat pamilya. Love keeps no records of wrongs. It endures long. It never fails. Wow, ang ganda niyan, ano? So, Pilar, we would like also to pray for your Elim community dyan po sa Hong Kong and para po sa inyong iba't iba pang mga community elsewhere, no? And of course, our prayers for all the intentions of Gerochi Dental and Implant Center na matatagpuan po natin sa Montivar Building sa Jupiter, Makati. Ngayon po, tayo po'y nagdiriwang ng 33rd Sunday in Ordinary Time. Tayo po'y patungo sa pagtatapos ng tinatawag po natin na liturgical year. And of course, the reading today is a looking forward to what we call the second coming. Para bang sinasabi sa atin kung paanong dumating si Jesus at ating pong inaabangan ang ating pagdiriwang ng kanyang pagdating 2,000 years ago. Magpapasko tayo ngayon. Let us always remember that there is also such a thing as the second coming. Every time we come to the Mass, yan po ang sinasabi natin, Christ will come again. At ito po ang focus ng atin pong mga pagbasa on this Sunday. Halimbawa, sa first reading po natin, Malakay chapter 3, verse 9 to 2, sinasabi po doon na ang pagdating, muling pagdating ng Mesiyas is going to be a time of judgment. Ang kanyang unang pagdating was a time of grace. A time of grace. Pero ngayon, sabi ni Malakay, darating din ang Mesiyas bilang Son of Justice. Ang araw ng katarungan. Ayan, no? Yung araw po sa Philippine flag is the Son of Liberty. Ayan. Pero ang Panginoong Jesus darating uli bilang the Son of Justice. No? May katarungan. Yan nga ang sabi sa responsorial sampu natin mamaya, na ating uulit-ulitin, the Lord comes to rule the earth with justice. Kaya dapat maging makatarungan po tayo sa lahat po ng ating ugnayan, lalo-lalo na po sa trabaho, no? Sapagkat sa second coming ni Lord, yan ang isa sa maging pamantayan ng kanya pong pagtingin sa bawat isa sa atin. Sa atin po namang second reading, second letter of Paul to the Thessalonians chapter 3 verse 7 to 12. Dito po yung aking favorite verse. Sabi po ni Pablo, if anyone is unwilling to work, he should not eat. Oh, pag hindi ka nagtrabaho, huwag kang kumain. The best preparation for the second coming is a normal way of life. Normal lang. Oh, normal lang, trabaho lang. You do what you have to do. That is the best preparation for the coming of the Lord. And finally, sa gospel po natin, maririnig po natin yung prophetic words ng Panginoon sa Luke 21, 5 to 19, kung saan ilalarawan niya ang pagkasira ng templo na magaganap sa 70 AD, kung saan, sabi nga niya, not one stone will be on top of another. Ibig sabihin,
Never be attached to the present. Alam niyo, mayroon iba talagang masyadong naka-attach sa present, no? Para mahirap mag-move on, no? Kung nais po nating maghanda sa second coming of the Lord, we should always persevere. We should ask for wisdom from God. Sabi nga ni Lord sa ating gospel, wisdom comes from God. Perseverance comes from God. But know also how to let go of the present. Yan, no? Nothing is permanent. So, narito na po ang ating banal na misa. Ngayon pong 33rd Sunday of Ordinary Time mula po sa Oratory ni Maria, Reina ng mga Apostol, Society of St. Paul, 7708 San Antonio Village, Makati. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the Divine Word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Amen. Magandang pagbati ho sa lahat ng mga Sambuhay TV Mass friends, lalong-lalo na sa Amerika, sa Canada, at sa lahat ng taga-subaybay ng Sambuhay TV Mass. Let's start in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. As the liturgical season draws to a close, the readings deal with the last things: death, judgment, reward, and punishment. Jesus in the Gospel speaks of the end of the Temple of Jerusalem. This end points to another, the end of the present reality, which will be transformed with the Lord's second coming. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, Ever-Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Kapuri sa Diyos sa kanita sa
Let us pray. Grant us, we pray, O Lord our God, the constant gladness of being devoted to you, for it is full and lasting happiness to serve with constancy the author of all that is good. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Malachi. Lo, the day is coming, blazing like an oven, when all the proud and all evildoers will be stubble. And the day that is coming will set them on fire, leaving them neither root nor branch, says the Lord of hosts. But for you who fear my name, there will arise the Son of Justice with its healing rays. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord comes to rule the earth with justice. The Lord comes to rule the earth with justice. Sing praise to the Lord with the harp and melodious song, with trumpets and the sound of the horn. Sing joyfully before the King, the Lord. The Lord comes to rule the earth with justice. Let the sea and what fills it resound, the world and those who dwell in it. Let the rivers clap their hands, the mountains shout with them for joy. The Lord comes to rule the earth with justice. Before the Lord, for he comes to rule the earth. He will rule the world with justice and the peoples with equity. The Lord comes to rule the earth with justice. A reading from the second letter of Paul to the Thessalonians. Brothers and sisters, you know how one must imitate us, for we did not act in a disorderly way among you, nor did we eat food received free from anyone. On the contrary, in toil and drudgery, night and day we worked, so as not to burden any of you. Not that we do not have the right, rather, we wanted to present ourselves as a model for you, so that you might imitate us. In fact, when we were with you, we instructed you that if anyone was unwilling to work, neither should that one eat. We hear that some are conducting themselves among you in a disorderly way, by not keeping busy but minding the business of others. Such people we instruct and urge in the Lord Jesus Christ to work quietly and to eat their own food. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While some people were speaking about how the temple was adorned with costly stones and votive offerings, Jesus said, "All that you see here, the days will come when there will not be left a stone upon another stone that will not be thrown
down. Then they asked him, "Teacher, when will this happen? And what sign will there be when all these things are about to happen?" He answered, "See that you not be deceived, for many will come in my name, saying, 'I am he,' and the time has come. Do not follow them. When you hear of wars and insurrections, do not be terrified, for such things must happen first, but it will not immediately be the end." Then he said to them, "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be powerful earthquakes, famines, and plagues from place to place, and awesome sights and mighty signs will come from the sky. Before all this happens, however, they will seize you and persecute you. They will hand you over to the synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. It will lead to your giving testimony. Remember, you are not to prepare your defense beforehand, for I myself shall give you a wisdom in speaking that all of your adversaries will be powerless to resist or refute. You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death. You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your perseverance, you will secure your lives." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Muli, meron ako isang simpleng kwento na iparirinig sa inyo na maghahatid ng mensahe ng ating ebanghelyo na narinig natin ngayong linggo. Ang kwento, si Satanas daw ay nagpatawag ng urgent meeting sa kanyang mga kampon. Dahil although maraming pumapasok sa impyerno, mas gusto pa niya na mas marami pa ang pumasok. Kaya tinawag niya sa isang meeting ang kanyang mga kampon para they will come up with strategies and new techniques para nang sa gayon, mas marami pa ang pumasok. So habang nagmi-meeting, isa nagtaas ng kamay at sabi niya, "Let me go down to earth, no? Papuntahin niyo ako sa ibabaw ng lupa at sasabihin ko sa mga tao na wala namang impyerno. So kung walang impyerno, they can do what they want. Magnakaw, pumatay, or anything na masama, pwede nang nilang gawin. After all, wala namang parusa." No? Sabi naman ni Satanas, nagamit na yan dati, pero hindi umepekto. So, scratch the idea. So, the next one, nagtaas din ng kamay, at ang sabi naman niya, "Let me go back to earth. Papuntahin din niyo ako sa ibabaw ng lupa, at sasabihin ko naman sa mga tao, kumbinsihin ko sila na wala namang langit. There's no heaven. So there's no point kung bakit magpapakabuti, magdadasal, tutulong, kasi after all, wala namang gantimpala, no? So, sabi naman ni Satanas, ginamit na yan dati, pero hindi epektibo. So scratch the idea. Yung pangatlo, na medyo tipong veterano, pagtaas niya ng kamay, sabi niya, "The same thing. Pabalikin niyo ako sa ibabaw ng lupa, and in no time, mapupuno at mas maraming pupunta sa impyerno. Sasabihin ko lang sa kanila, there is no hurry." No? Huwag magmadali. You can take your sweet time. The point is, after that, mas marami ang pumasok. Dahil isa sa mga kahinaan nating mga tao ay ang pagpapaliban, postponement. Sasabihin natin, saka na, marami pang oras, I can take my time, siguro sasabihin pa natin, habang bata pa ako, mag-i-enjoy ako at gagawin kong gusto ko. Pero pag matanda na ako, saka na lang ako magbabago. Pero alam natin, ang kamatayan ay dumarating na walang pasubali. No?
Sabi nga, kaya nga naniniwala ako, there's no such thing as untimely death. I believe, no? Naniniwala ako na walang, there's no such thing as untimely death. Whether you're young or old, bata, matanda, may sakit o wala, mayaman o mahirap, kung oras mo na, oras mo na. Because God is never late, God is never advanced, He's always on time. Because God's time is the best time and the perfect time. But the question is, kung tayo tinawag ng Diyos na nagpahiram ng ating buhay, ready ba tayo? Isa sa mga bahagi ng liturgical season sa simbahan ay ang Lent. Di ba? Ang Lent ay past tense ng lend. And I believe it is no accident we call the season Lent. Lent is the past tense of lend to remind us that we are living on borrowed time. Definitely, ang buhay natin hiram sa Diyos. So pag ang nagpahiram, ang Panginoon, the lender, binawi na sa atin ang hiram na buhay. Sabi ko nga, bata, matanda, may sakit o wala, kung oras mo na, oras mo na. Kaya ang warning sa atin sa ating ebanghelyo ngayon, dapat lagi tayong handa dahil hindi natin alam kung kailan darating ang ating kamatayan, kung saan tayo huhusgahan, at kung kailan ang katapusan ng mundo. No? At ang bilin sa atin at sinasabi ng Panginoon na kailangan tayong magtiyaga, perseverance, na gawin ang dapat gawin at nararapat gawin bilang tagasunod ni Kristo. Sa buhay natin, marami tayong mga trials, pagsubok, mga bagay na masakit na dumarating sa ating buhay, mga bagay na mahirap intindihin, no? Pero sa halip at kalimitan nga, minsan nagagalit tayo. Tinatanong natin ang Diyos, bakit? No? Pero sa halip tayo magalit, ialay natin ang lahat ng yan sa Panginoon kasi ito ng paraan para ipakita natin ang ating pagtiyaga sa mga dumarating sa ating buhay at pagtitiwala sa Panginoon. No? Ewan ko kung hanggang ngayon merong tinatawag yung mga travel agencies na fly now, pay later. Tayong mga Kristiyano, ang ating slogan, pay now, enjoy later. No? Kaya nga, sabi ko nga, ang warning ko dun sa mga taong puro good time, puro saya, walang problema, mag-ingat kayo. Kasi nag-i-enjoy kayo ngayon, pagbabayaran yan sa susunod na buhay. Kaya ang consolation natin, kahit na may mga problema, may sakit, mga bagay na dumarating sa ating buhay, ialay natin sa Panginoon. Excuse me. Ialay natin sa Panginoon para nang sa gayon, makiisa tayo sa Kanyang paghihirap. At kung tayo nakikiisa sa Kanyang paghihirap, definitely makikiisa din tayo sa Kanyang gloria at muling pagkabuhay. Kaya ang Soma Total, kung meron tayong Biyernes Santo sa ating buhay, definitely meron tayong Sabado de Gloria at Linggo ng pagkabuhay. Something we have to look forward to, something we have to hope for. So, while we have the time, while we have the chance, and before it's too late, do what we are supposed to do. Love the people we're supposed to love. Because we have the tendency to put up for tomorrow what we should do today, and we do this because we figure there is no hurry. But there is always a hurry in doing things for our loved ones and saving our souls too, because tomorrow might be too late. I can never forget, no? Hindi ko malilimutan yung sinabi sa amin ng aming Nomis Master nung kami seminarista pa lamang. When I asked him this question, Father, how can I be sure o paano ako makakasigurado na kapag ka ako'y sumakabilang buhay, mapupunta ko sa langit? Sabi niya, simple lang, iho.
the day before you die, o dispiras ng iyong kamatayan, isabuhay mo sa Diyos. So sabi ko, Father, paano ko naman malalaman na dispiras na ng aking kamatayan? No? Kaya nga, sabi niya, mabuhay ka araw-araw na para bagang dispiras ng iyong kamatayan. Para nang sa gayon, kung tawagin ka ng Panginoon, handa ka at makakamit mo ang kaharian na inihanda ng Panginoon para sa ating lahat. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa. Let us pray to the Lord Jesus, the Lord of history, the beginning and the end, that all things may be restored in Him. With confident hope we pray, Lord of life, hear your people. Lord of life, hear your people. Word of God, set the world free from corruption and let us all share in the glorious freedom of the children of God. We pray. Lord of life, hear our prayer. Teacher and Lord, inspire rulers and leaders to follow you, who came not to be served but to serve, and to give your life for the salvation of all. We pray. Lord of life, hear your people. Good Shepherd, attend to those who are afflicted with hunger, war, calamities and suffering of every kind. We pray. Lord of life, hear your people. Faithful witness, watch over those who suffer because of their Christian convictions and give them courage and hope. We pray. Lord of life, hear your people. Son of man, make us welcome you with eager longing and never let us separate ourselves from you. We pray. Lord of life, hear your people. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord of life, hear your people. Lord Jesus, be our strength as we struggle to be faithful to you in good times and in bad.
you who live and reign forever and ever. Amen. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Grant, O Lord, we pray, that what we offer in the sight of your majesty may obtain for us the grace of being devoted to you and gain us the prize of everlasting happiness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For you lay the foundations of the world and have arranged the changing of times and seasons. You form man in your own image and set humanity over the whole world in all its wonder, to rule in your name over all you have made and forever praise you in your mighty works through Christ our Lord. And so, with all the angels, we praise you as in joyful celebration we acclaim. You are indeed holy, Lord, a fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this,
all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of His death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Luis Antonio, Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be coerced to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say the Our Father. Dili
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to the apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us now offer each other the sign of peace. Peace with you. Peace with you. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Prayer during communion. For those who cannot receive communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel, I'm about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means
I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and may Mary be our mother too. Amen. Hinahanap kita sa aking kapwa, at siyang daming tumatanggap bituin sa aking patnubay. Diwas na paglalakbay, sandigan na ka sa timay. Lagi na let us pray. We have partaken of the gifts of the sacred mystery, humbly imploring, O Lord, that what your Son commanded us to do in memory of him may bring us growth in charity through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessings, and for every prayer, our response is Amen. May the God of all consolation order your days in His peace and grant you the gifts of His blessing. Amen. May He free you always from every distress and confirm your hearts in His love. Amen. So that on this life's journey, you may be effective in good works, rich in the gifts of hope, faith, and charity, and may come happily to eternal life. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come upon you, remain with you forever and ever. Amen. Go and announce the gospel of the Lord. Thanks be to God. Sama-sama, ipapangalan ang pag-ibig ng Panginoon. Maraming salamat sa ating pong paring tagapagdiwang. Ngayon pong 33rd Sunday of Ordinary Time, ngayon po ay dadako tayo sa ating katekismo mula po sa Laudato Si, ang encyclical letter ni Pope Francis tungkol sa pangangalaga sa kalikasan at sa ating mundo. At nasa chapter 2 po tayo, ang Gospel of Creation. Ano ba yung mabuting balita tungkol sa kalikasan na dapat po nasa isip, nasa puso ng bawat isang sumasampalataya sa Diyos? Dito po sa number 6 ng chapter 2,
Gospel of Creation, ang sabi po ni Pope Francis, alalahanin po natin na lahat ng bagay, there is a common destination of goods. Yan, ano? Lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa kalikasan is common. Yan. The earth is essentially a shared inheritance. The fruits are meant to benefit everyone. So wala po pwedeng umagaw. Wala pong pwedeng mag-hoard. Wala pong pwedeng kumamkam sa lahat ng bagay at sasabihin, itong lahat ay akin, no? God created the world for everyone. Kaya sabi po ni Pope Francis, ang tunay na ecological approach, pangangalaga sa ating mundo, may social perspective na kung saan nire-recognize po natin ang karapatan ng mahirap at underprivileged, no? Na ang private property ay hindi po absolute. Okay? Yan po, alam nyo, ang isa sa mga problema natin ngayon. Oh? Ang tingin ng demokrasya sa private property, absolute. Kaya yung mayaman, sige, bili ng bili. Lahat ng lupa, kanya na. Lahat ng dadaanan ng highway, sa lupa niya. Oh? Di ba? So, lahat ng subdivision, kanya na. No? Sabi po ni Pope Francis, there is private property, but it is not absolute. Sapagkat may social purpose ang private property. Sabi nga po ni Pope John Paul II, sabi niya, ang lahat po sa plano ng Diyos, ang lahat ng biyaya ay hindi po para sa kakaunti lamang, but it is for all because the Lord made them for all. The Lord is the maker of all. Proverbs chapter 22 verse 2. Maganda nga po yung pahayag ng mga obispo sa Paraguay na kinote po ni Pope Francis. Sabi niya, every campesino has a natural right to possess a reasonable amount, reasonable allotment of land where he can establish his home and work for the sustenance of his family and secure life. Oh, dapat bawat isa may lupa na pwedeng paglagyan ng bahay niya, pwedeng magtrabaho siya doon para sa ganon, meron siyang pansuporta sa pamilya, at may security ang buhay po niya. So, accordingly, ito po ang ibig sabihin ng isang maayos na pananaw sa ecology at sa kalikasan. Wala pong tinatawag na monopolya. Wala pong tinatawag na hoarding kung hindi lahat ng bagay may common destination of created goods. Now, is that applying to us now? That's the challenge. That's the challenge. Sa isang bayan na 80%+ Christian, nag-a-apply ba itong gospel of creation na ganito? Iniiwan po natin yan na atin pong maging point of reflection. In the meantime, we would like to invite you na maging Kasambuhay Pauline Cooperator sa iba't ibang paraan. You can be a Kasambuhay Pauline Cooperator unang-una po sa inyong mga love offerings. Kaya nasa screen po natin ang atin pong mga bank accounts na pwede nyo pong gamitin. And you can also be a Pauline Cooperator sa atin pong Sambuhay TV Mass by promoting ito pong atin pong apostolado. Unang-una, ipakilala po nyo ito sa mga kaibigan nyo sa abroad. Nasa screen po natin ang ating Facebook at YouTube account at address. At gayon din po, nasa Facebook din, nasa screen, ang atin pong tinatawag na cable channels na gamit naman po ng TV Maria. Ipanalangin po natin ang ating apostolado. Ipalaganap natin ito, ipakilala sa iba. No? And of course, nasa screen din po natin ang ating text number for your mass intentions and short messages. Sa ngalan po ng St. Paul Audiovisual Sambuhay TV, si Father Resty de la Peña, si Cleric Edward Dantes at si Cleric Kib Dimatatak na malapit na pong ma-ordain
doing all for the gospel, iniiwan po namin sa inyo ang panalangin ng aming founder, si Blessed James Alberione, to spend the week well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Bless my thoughts, affections, words, and actions, that I may always please you and Jesus my God, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. Amen.